ang buong arkipelago ng Pilipinas ay pag-aari ng iisang pamilya lamang? Isang malaking kalokohan, paano nila naging pag-aari ang Pilipinas? Bakit sa napakahabang panahon lumipas ay ngayon lamang lumitaw ang pamilyang ito? Baka naman ito ay gawa-gawang kwento ng iilan upang linlangin at pagsamantalahan ng publiko. Para sa pansariling kapakinabangan, ilan lamang ang mga ito sa mga tanong at duda sa tuwing madidinig ang kwentong ito. Pero sabi nga, pag may tanong at duda, may dahilan para magsiyasa. Inihatid ko sa inyo ang tunay na kasaysayan ng Taliano State o mas kilala bilang Kingdom of Maharlika. Pero bago tayo magpatuloy, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating munting channel. Nabot na po natin ang 97,000 YouTube subscriber. Pwede niyo po ba akong tulungang makamit ang YouTube Silver Button sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel? At huwag din kakalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload natin. Ang buong arkipelago ng Pilipinas bilang pagmamay-ari ng isang pamilya ay masasabing hindi kapani-paniwala. Hindi talaga kapani-paniwala. Pero ito ay may katotohanan. Saktunayan, ang kwentong ito ay suportado ng mga sumusunod na katibayan. Titulo, Desisyon ng Korte, Rate of Execution, Sheriff Return, Anotasyon sa likod ng mga titulo, Sertifikasyon ng mga opisyal ng gobyerno na ang mga titulo ay hindi peke. Ang 21 volume ng mga dokumentong ito ng korte ay hindi maaaring palsipikahin. Pinatotohanan pa ito ng ilang mga dating Solicitor General na kinalaunan ay naging maestrado ng Korte Suprema. Kabilang sa mga ito, si Felix Macasiar, Antonio Baredo at Hugo Gutierrez. Naging abogado naman ng pamilya ang ilan sa mga tanyag na abogado sa kasaysayan ng Pilipinas. Tulad nila dating Pangulong Ferdinand Marcos, dating Senador Lorenzo Tañada, Claro M. Recto, Jose Jocno, Emmanuel Velaez, Jose Yulo Sr., Virgilio Papa. Sa kasalukuyan, ang tagapagtanggol ng mga Taliano ay si Homopono Adasa. Ang mga nabanggit ay kilalang respetado at mahuhusay sa larangan ng abogasya sa bansa na hindi basta-basta naniniwala kung walang batayan. Maaaring ang kwentong ito ay babago sa takbo ng kasaysayan na nakatala sa mga libro, kung saan mamamayani ang bersyon na tayo ay nadiskubre lamang ng mga dayuhan. Subalit narito na sa buong kapuluan ang ating mga ninuno bago pa man dumaong sa dalampasigan nito ang mga dayuhang mananakop na pinamunuan ng iisang pamilya na ngayon nagsasabing may-ari ng Pilipinas. Sila ang mga angkan ng Tagean Taliano na kasalukuyang kinatawan ng tagapagmanang si Prince Morden Taliano. Pero teka, paano ba nagsimula ang kwentong ito? Bago pa man ang pananakop ng mga Kastila, ang buong arkipelago ng mga isla ng Guam at Hawaii ay nakikilala bilang Maharlika. Ang Maharlika ay isang kaharian sa ilalim ng angkan ng Tagean Taliano mula 9 na siglo hanggang 15 siglo. Isa sa mga hari ng Maharlika ay si Haring Luisong Tagean Taliano, ama ni Raja Lapu-Lapu at Raja Soliman tulad ng iba pang kaharian. Ang mga lupain at iba pang pag-aari nito ay ipinapasa at ipinamamahagi sa mga kasunod na henerasyon ng kanilang angkan. Ganito ang nangyari sa buong arkipelago. Nang sakupin ng mga Kastila ang arkipelago, naging malawakan ang pangamkam ng lupa kasabay ng pagpataw ng mataas na buwis. Ang mga tagapagmana ni Haring Luisong Tagean Taliano ay umapila sa reyna ng Espanya laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Bilang tugon ay pinag-utos ni King Philip na ibalik ang pag-aari ng buong arkipelago sa angkan ng Tagean Taliano. Noong 1762, dumating ang British Royal Army sa Maynila upang labanan ang mga puwersa ng Kastila. Noong 1764, natalo ng mga Briton ang mga Kastila. Ang British government ay nag-issue ng Royal Decree, Protocol 01-4. Batay sa mga batas ng West Indies na nag-amyenda sa karapating ari ni King Philip ng Espanya sa Manila, ay ginawad ang karapating ari ng arkipelago sa mga angkan ng Tagean Taliano. Ito ay kinilala ng Espanya pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga royal government ng Espanya at Britanya. Nang matalo ng Estados Unidos ang Espanya sa Battle of Manila Bay,
tinapos ng dalawang bansa ang digmaan sa pamamagitan ng pagpirma ng isang kasunduang nakilala bilang Treaty of Paris, kung saan ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa halagang $20 million na nagbayad ng nasabing halaga sa pamamagitan ng US gold coins. Ay si Don Esteban Benitez Taliano. Ang Oficina de Cabildo ay kinilala at pinagtibay ang Royal Decree Protocol 01-4 at narehistro bilang titulo de compra pabor kay Prince Lacan Acuna Ulrihal Bolkia Tagian Taliano. Si Don Benitez Tagian Taliano ay lolo sa tuhod ni Prince Julian Morden Taliano sa ilalim ng gobyernong Amerikano. Ang pag-aari ng Tagian Taliano ay pinagtibay pa nang ipasa ang Act No. 496 na nagtransforma sa titulo de compra bilang Torrens Title. Sa bisa nito, kinilala ang titulo ng mga Taliano bilang Original Certificate of Title or OCT 01-4 noong 3 ng Oktubre, 1904. Ang Torrens Title ay hindi maaaring kansilahin kahit tumipas ang milyong-milyong taon. Mangingibabaw ang may-ari ng titulo sa pagpapaalis ng sino mang umuukupa sa lupang nasasakupan nito. At ang Torrens Title ay hindi maaaring talunin ng anuman o sino mang may-ari ng titulo sa Pilipinas. Walang titulo ang inisyo bago pa ang OCT 01-04. Ang lupa ang isa sa pinakamahalagang kayamanan ng tao, pero ito ay higit pa sa kayamanan. Ang lupa ay buhay. Kaya naman, hindi na mabilang ang mga nagbuwis ng buhay laban sa mga umaangkin ng lupa na kung tutusin ay hindi naman kanila. Pero ilang buhay pa ang kailangang mawala. Ang kwento ng mga Taliano ay kwento ng Pilipinas. Kwento ng mga Pilipinong nawala ng karapatan sa lupa sa sarili nitong bayan. Ipinagtanggol ng mga Taliano ang kanilang karapatan, hindi para sa kanilang sariling interes lamang. Ang hinangad ng pamilya ay maibalik ang lupain ng Pilipinas para sa kapakinabangan ng mayoriyang Pilipino. Kayo mga kahistorika, naniniwala ka ba sa kwentong ito? Sapat na ba ang mga patunay o ebidensya na aking nabanggit upang pagtibayan ang kwento sa likod ng pamilya Taliano at ang sinasabing kaharian ng Maharlika? Kung mayroon kayong mga katanungan, hinaing o suhestyon patungkol sa paksang ito, ay mag-iwan lamang po ng comment sa ibaba ng video ito upang maihiyag natin sa ating mga manonood. At huwag po natin kakalimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel. Salamat po sa inyong panonood. Mabuhay ang Pilipinas!